Ay, RC Entertainment, more power po sa inyo. Gamitin niya ito dahil may bagong naiaka na trabaho sa atin. So bagamat wala dito yung IDT supervisor, si Lugeras, kasi nagpa-process na sila ng kanilang permanent position item sa city government. So ngayon po, kanina, ang iyong lingkod bilang EPE ay umatend ako ng meeting sa TPRIS o yung Task Force Resettlement para sa mga ISF or Informal Settlers Family, na kung saan isa po tayo ngayon ang action line sa mabibigyan ng napakaraming trabaho. So tayo po ngayon ay isa patutulong sa ating mga kababayang taga-lungsod sa Pasig na mabigyan ng solusyon itong mga nakatira sa tinatawag nating mga creek o danger zone, danger areas, kung saan ay sila po ay ating isesensus kung ano ang kanilang pangangailangan, ano ang may tutulong ng pamahalaang lungsod para sila ay mailikas sa delikadong lugar. So isa po ang action line sa miyembro ng Task Force Resettlement po ng ISF. So kinakailangan po ay magkaroon tayo ng tinatawag nating mga bilang o yung ating tinatawag na census nitong mga families na tatamaan. So our priority is yung mga nasa creek dito po sa may RPU, sa may Eusebio, tapos dito po sa may San Miguel. Alan, remember Alan? Sa San Miguel, Manion. Tapos yung kahabaan po ng east ng West Bank. So yung West Bank po ay yung tapat po nung hindi nung taming pathway. Yung sa may tabi po nitong ating tinatawag na creek po mismo yung nasa ibabaw. So ipipre-qualify natin sila kung sila ay makukwalify sa pagkatang gusto ng ating puting alcalde ni ating bagong Mayor Mayor Vico na kung kakailanganin at kung kaya naman ay magkakaroon tayo ng in-city relocation. Pero kung hindi natin kayang iligay dahil medyo may nag-aasan at baka hindi kaya pong bayaran, eh yung mga gusto po, alukin natin, yung may gusto po na maglipat po ng pabahay doon po sa Tanay Rizal, yun ay pagbibigyan na po natin. So, kaya lang, kinakailangan, ayusin natin. Kanina lang po kami nag-convene. So, syempre, may mga libreng araw, nakikita ko naman, may mga libreng oras kayo. Ngayon, yung mga libreng oras nyo, sa haba naman yung ating naging palinga ng mga nakaraang mga bakasyon, at ngayon po, magkakaroon po tayo ng talaga tinatawag na legal inspection dito sa mga areas na to. So, hahatiin natin yung mga team. So, iibahin ko ngayon yung maglalakad ng UDTAP. So, yung Urban Development Complaint o yung tinatawag nating ugnayan, reklamo sa USAP, ay ibinibigay ko muna pansamantala siguro sa grupo ng Special Operation Unit. Pero pasasamahan ko na lang sila dito sa ating mga clerical, sa ating office staff. And at the same time, sinin niya rin ay mag-a-assign ng dalawang team para sa inyo by barangay. So hindi kayo pwedeng tumalun-talun. So kinakailangan ma-inspection ninyo from the first na tutungtungan nyo na nasa creek hanggang doon sa dulo. So gagawa na rin kayo ng plano, ng sketch, sa isang bond paper kung sino-sino yung nandun. May nakalagay na number 1, 2, 3, 3 and so forth. Tapos may legend rin na nakalagay 1 dito, sino yung nandun, nakalagay dito sa gilid yung kanyang name, yung sila spouses, yung eksaktong address, ilan ang anak, parang ganun po ang kailangan natin. So kinakailangan, medyo mahaba pa naman ang panahon, binigyan ako ng napakahabang panahon para gawin natin yung tatlo hanggang apat na barangay na yan, binigyan po ako hanggang sa isang linggo. So kinakailangan sa isang linggo, matapos natin yan. So kung hindi man natin matapos yung 1 week, at least, meron tayong initial report na may maisasubmit para hindi yung katulad nung nangyayari daw allegedly noon na pagka na-inspect, inaalis na lang, walang pabahay, wala lahat, so kawawa naman yung ating mga Pasigueño. So kinakailangan po ngayon, ang ating pre-qualification yata, nakaboto po at least twice. Kasi yung hinahabol natin ngayon is talaga yung link ng stay nila doon. So kung ang election siguro 3 years, so okay na siguro mga 6 to 10 years na nandoon, siguro pwede na natin i-pre-qualify na mabigyan po ng ating babahay. Siguro yung mga yun, pwede na natin tawangin Pasigueño sa haba ng kanilang ipinaglagi dito sa ating kalungsuran. So kaya ngayon, i-divide po kayo into 2, pero syempre, meron din tayong clearing operation next week. Sunod-sunod na po yung clearing natin, ha? Ini-inform ko kayo. Hindi lang po itong tinatawag natin yung sa
sa Santolan. Meron pa rin po mga ilang-ilan na pupuntaan pa natin, katulad po nito sa Pineda. Ako, meron naman doon ang susuputan doon sa danger zone ng Pineda sa Taal at sa Bagong Ilog, yung mga creeks. May mga tabing ilog dito sa Memoracay daw, kung tawagin sa Bagong Ilog. So lahat po yun, kaya ina-expect ko na kayong mga mismong field officers, monitoring and laborer po ng Pasig Action Line ay makakatuwang natin, makakatuwang din namin doon sa peak freeze na tinatawag sa Task Force Resettlement or ISF. So, kinakailangan po namin ang inyong tulong. So, kanina, nagkausap kami. So, yun ang isang linggong hinihingi sa akin. Hindi naman talagang kailangan kaagad na maisubmit ng buo. Pero ang priority na siguro natin muna ngayon is yung dito po sa barangay ng San Miguel. Kung saan simula sa Mercedes, palabas po doon sa May Eusebio. Alam niyo ba yun? Bobong ha, lahat yun na kailangan makuha ninyo, pati yung mga pangalan. Geared area. Kahit geared area, tapos alam niyo kung kailan sila nagsimula doon, basta yun ang importante. Tapos sa may bunga naman, yung grupo mo, ibabato ko doon, simula doon sa kanto ng police headquarters, yung outpost ng police sa east to west bank, hanggang doon sa dulo ng Rosario. Haba, di ba? So bibigyan kita ng mga personnel mo. So just in case na talagang kakapusin tayo ng personnel, ang sabi sa akin, doon ako kumuha ng personnel doon sa mga nirengin natin sa market. Okay? Huhugot tayo doon kasi kinakailangan natin ang mag-i-inspector. At ang naiisip mong punin doon yung mga babae. Ha? Yung marunong po mag-inspection para kayo po tulong assist lang. So gagawin kong dalawa yung team natin. So yung SOU, kayo po sa Special Operation Unit, ang inyong supervisor ang mag-a-assign sa inyo kung saan kayo mag-o-operate. So pagka mamatungkol sa clearing, ang reklamo at binigay sa inyo, kailangan may kasama kayong isang in-charge din para sa clearing, yung marunong din mag-sumagot o magsalita. Si Danny sana ang bahala, no? Kaya lang Sir Danny si just so happy na may konting emergency si Sir Danny. So parating na rin naman. So ganun ang gagawin natin. Siguro ilan naman yung ating mga babae sa task force. Siguro madadagdagan naman kayo ng konti pa. May mga dalawang pamparating o tatlong pamparating na makakasama natin. So yung mga demolition schedule natin, siguro yung supervisor sa demolition at saka yung head, si Danny, si Ala, yung dalawa, siguro si Alan na mag-i-schedule ng tungkol sa demolition kung ilang araw. Halimbawa, nagpa-approve ako ng tatlo, limang araw, doon sa Pineda, tapos yung sa Santolan, kailangan na rin. So, it's up to you, Mr. Salazar, at kay Mr. Labrades, kung anong araw nila pagsasabay-sabayin ng ating mga manpower operation. Kung kinakailangan kumuha ng tao, Bobong, meron na tayong approval, pwede na tayong kumuha ng tao. Ha? Hanggang 15 tao, we are allowed na kumuha ng tao, but please see to it na kung wala po silang uniform na hinihintakit kinukuha natin, nakailangan po naka-uniforme naman, kahit hindi naka-uniforme, issue maayos ng internet ng demolition, bawalan naka-chinelas, bawal na naka-short, alam din naman yung standard operating procedure. Susundin natin yung batas ng ating Urban Development Housing Act, yung RA 7279, yun ang susundin natin. Kaya sa census, sasabihin ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng dalawang team. Siguro yung team ng inspectorate natin, yung team ni Bansil at saka yung team ni Alan, eh kinakailangan ma-inspection maigi yun. So kinakailangan masubmit dito yung papel at saka masasubmit din kayo sa akin ng bukod. Dalawa. So dalawa ang gagawin nyo. Ha? Dalawa. Bukod sa action line na ating document, para meron tayong copy, pero may isasubmit tayo diretso sa tape freeze. It's either i-diretso nyo na yung submission doon o ibigay nyo dito sa akin. Pero ipapa-accept ko din naman sa inyo. So, definitely, siguro yung grupo ni ano nang mula May Bunga ng Rosario, siguro yung in and out, pwede na kayo mag-in and out doon direct. Kung okay, pwede din dito. Basta sito it lang na yung daily lakad ninyo, meron kayo may papakita sa akin ginawa nyo from Monday to Friday. Okay? So, pangako ko si doon, one week naman na binigay sa akin. So, hanggang Friday, siguro may maisasubmit na ako. Bigyan siguro kita ng mga limang tao pa. Siguro, babae, lalaki, para makakatuwag mo. Ha? Kaya kung kayo naman, Alan, kayo, pag ginigyan naman kayo ng tao, siguraduhin nyo naman na polite din naman. No? Hindi ko mo bigyan ko kayo ng mga staff na para makakatuwag ninyo, eh kayo-kayo mismo magsisigaw ang harap ng taxpayer o ng ating mga, ano nga, mga ISF. Kayo ay magkakasama. Kayo ay magkakasama ang mapupunta doon para magtulong-tulong. Ang dahilan ng inyong pagpunta roon ay
para kunin yung kanilang buong pangalan o yung census ng kanilang lugar. Kasi sabihin mo, magkakaroon po tayo ng pre-qualification para doon sa mga qualified po na bibigyan ng pamahay at tulong ng gobyerno. Siguro, ang ilalagay ko doon sa Barangay San Miguel, siguro yung grupo ni Alan, tapos yung grupo ni Mani Sabansin, ang ilalagay ko dito sa May Bunga Rosario. Pagkatapos yung ating sa Ugnayan, ay ibibigay ko yung assignment siguro kay Richard Book para doon sa Special Operation Unit doon sa ANA, kasama niya yung itong mga vlogger at saka itong nga si Sir Edwin. Okay? So sana yung lalo yung sa operation hanggat maaari po yung mga nagre-requirements pa eh pakibilis-bilis po para hindi na pe-prejudice yung ating operation. Okay? Alam niyo na naman kung sino-sino ang professional. SOU headed by Bohok, di ba? Ang operation headed by Alan and Danny, di ba? Tapos ang ating head ng mga task force at yung ating kinatawag na clearing operation laborers, yung ating foreman, si Bobong. So dapat alam niyo kung kanino kayo immediate magsasabi. In the absence of the officer in charge, yung mga pinatuhang po ng ano, di ba? Nagka-problema sila ang grupo nila Bansil doon, hindi na pwede na siya hindi dumiretso sa akin. It's either kay Labobong, kay Alan, o kay Danny, pwede siya tumakbo. Ngayon, ito talagang wala. Yung mga yan, pwede kay Nina o kay sa office, kay Kantin. Okay? Huwag ngayon kayong pupunta kasi market yun. Okay? Ngayon, after kasi natin noon, lahat po ng creek ngayon ang pinapatarget sa atin. Kasi may bababa tayo ngayon na pangalawang kautusan. Nakita nyo, nagbigay tayo ng report sa DILG tsaka sa MMDA for us to be able na mapagandaan po yung susunod nating continuous operation in compliance po sa directive ng ating Department of Interior and Local Government sa clearing operation. Magbababa po sila ulit ng order sa lahat ng LGUs to facilitate po lahat ng major operation po ng clearing na naka-obstruct po, hindi lamang ngayon sa mga major o road, major road, kung hindi, pati po yung mga secondary, yung mga tinatawag natin mabuhay din na alternate road, which include yung ating mga tabing ilog at saka yung mga creeks, waterways. So, ang available natin sa sakya naman, tatlo, and we have also yung available yung dalawang motorcycle, at may parating naman tayo na 7 na motorcycle para sa mga inspectorate na pagbibigyan ko. Di ba? Tapos may dadating pa daw na dalawang traffic enforcer na makakatuwang ninyo na bigay naman po ng ating TPMO ni Sir Brian. So siguro naman yung mga manpower na binigay sa inyo, sapat para magampanan na natin yung trabaho natin. So siguro ngayon lulungkot ang opisina natin sapagkat more or less nasa labas lahat ng tao natin. So wala naman tayong major operation dahil yung pinenda natin ay naka-skid pa by February. So yung Santola natin, yung nakamasasabay, naka-schedule ngayong itong next week na darating. So kaya paalala ko rin, kay Nina, please take note na yung ating mga returnees, so yung may mga nabigyan na ng pabahay, kinakailangan po ay mapuntahan po bukas. Mapuntahan si Salve bukas, Bobong, please take note. Kung wala mang laban at marami kayong pupuntahan bukas, at natakarin nila yung ano bukas, yung pinuutos ko ngayon, baka po pwede bukas, maisingit mo kahit ikaw lang, mapuntahan mo si sabi ng personal o matawagan mo, ibigay yung listing sa atin bukas na rin para sa Lunes o Martes, mabigyan na natin ang mga notices na tayo ay mag-clearing operation na. Kasi baka mamaya magkasabay pa yung sa Santola natin at sa Pineda, magka-problema pa. So continuous na tayo. Yung mga nire-report nyo noon sa akin na may mga nakikita kayo sa mga credit nyo, ngayon lang yung panahon para puntahan nyo. Huwag nyo lang patanong-tanonin. Kaya kailangan kunin nyo na ng buo. Intindihan? Yes, sir. So, kasi wala lang si Danny, pero ang talagang direct instruction naman gagaling sa akin, ibigapat ako kay Danny. And I will let Danny na magpato sa inyo. And since kumuha ako ngayon ng magiging deputy ni Alan at ni Danny sa operation, si Sir Jude, so para magkaroon lang ng guideline, kasama ko siya sa BPLO, and she is very well-known sa mga administration na praxis. So baga, ang processing po kasi namin nung kami ay magkakasama sa BPLO, sa management kasi noon, talagang medyo mahigpit kami. So ngayon, medyo may lapses pa nga tayo, lalo sa mga notices, lalo si Alan. No? Notice natin, hindi talaga tayo parang nagkakaayos-ayos sa notices. So siguro kayong makaka-
makakuha tayo ng mga bagong mga tao, katulad yung kukunin natin yung mga ladies na bagong task force, siguro sila yung paghahawakin ko lalong-lalo na yung tungkol sa notices para may katuwang naman si Ninya. Kasi si Ninya, kakasikati, masyado ng bloated yung trabaho at ang dami nang nadagdag dahil bukod sa atin, sa task force, may palengke pa tayo, pati SOG, action line, demolition, clearing, kawawa naman. So, tumutan, may buhay natin naman dalawa, sila na lang yung mahawa kahit yung mga notices lang. Notices na pag-ahati-hatiin, mayroon na rin logbook, siguro, pa sa iba pa, uulitin ko, maglalagay talaga tayo ng talagang on-site na nandoon, na nagbabantay sa baba, hindi pwedeng mawala. And nevertheless, after nitong mga ganito, at kapag ano na natin yung mga priority muna, kung kakaroon naman ng itong priority eh, so, ini-inform ko lang kayo na baka maglunsad, okay? Maglunsad ang toro ng parang apps na parang pan-tricycle na parang text message. So, magsana kayo sa bahay-bahay para ma-avoid na yung mga illegally parked vehicle ng mga TODA. So, pasali tayo doon sa pagkatapos po ang nag-propose nun during the meeting kay Mayor po kahapon at nagustuhan naman po ng ating Mayor. Kaya katuwa po si Mr. Coronel kasi kami dalawa ang nag-diga nun kay Mayor Vico. Okay? Magdaman dito naman ako. Sige. So, ganito ha. So, ngayon, mag-usap-usap na kayo. Siguro yung team ninyo, patuwang kita ng mga makakasama muli. No? Tsaka makaipunod po na muna dun yung mga dati mo natin kasama para magkakumpay na din ang tawag natin ng Montes 5. Ha? Working kayo para wala na tayong marinig na kumbaga parang kaya so, kayo-kayo magsama pero kinakailangan ko yun ang accurate report. Hindi ko kinakailangan yung magandang-magandang report. Tapos tatagal naman ng mga isang buwan bago maibigay sa akin. Okay? Yung quality time and quantity time is very necessity po sa atin ngayon because we are running out of time. At ang inyo pong lingkod, ang inyo pong bebe, ako po ay isa ngayon sa mga makakasama sa mga trippings ng ating mga babahay. Ay isa po tayo sa magbibigay ng tamang direction ngayon sa talagang nangangailangan na talagang kinakailangan bigyan ng babahay. Talagang maiko-qualify natin na talagang nakita natin na siya ay kwalipikado na mabigyan ng bahay patagal ng maninirahan sa lusyon ng base. Okay? So, siguro, for the meantime, habang si Hildo meron hong meron pa siyang ginagawa doon sa kanyang appointment, siguro kasama ko naman si Sir Jun, Kitadawad, na ipinigay sa akin ni Mayor Vico bilang na makakatulong ko sa operation ngayong mga clearing operation. Siguro dahil lang aking po dalawang deputy, si Alan at si Danny ay medyo marami na rin ginagawa. So itadagdag ko po siya para dun sa special projects natin dun sa mga creeks. So siguro pagka iniintay ko lang yung appointment niya kasi kasha naman yung magiging appointment niya kasi magiging kagawad. So sana makasama natin siya yung kung ano yung pwede yung extend sa kanya na ginagawa niya sa ibang kasamahan o gabi niya din sa kanya. Kasi mas patagal din siya sa akin sa City Hall o na napahinga lang siya dahil tumakbo po siya at naging kagawad siya ng isang barangay. So ganoon din naman yung mga bago na hindi na rin yun na naihapon natin, kasama na rin natin sila ulit. So ang gusto ko, ngayon, simula ngayon hanggang sa mga susunod, lalo yung inspection na magsisimula, toro inspection to ha. Kahit hindi ko kayo makita, bumalik ng tanghali rito, wala akong pangayalam doon. Regardless, masatang importante, ma-inspeksyon yung pinai-inspeksyon natin. Makita natin kung ilan yung census ng taong tatanggalin doon at nangangailangan po ng kalinga at tulong ng lokal na pamahalaan. Meron bang may tanong? Meron bang problem sa census? Hindi, wala na. Bali, ang gagawin noon natin, papagawa ko ngayon kay JP ng isang parang kasi form na ibibigay sa kanila, wala po. Kayo lang ang meron. So bukod doon sa form niyo kasi may numbering po yun. Bukod doon sa form niyo na numbering po, meron po kayo dapat sketch sa bond paper. Bawa, isang haba yun. So sisimulan niyo dito, 1 hanggang 100. So doon sa 1 hanggang 200, kinakailangan pati doon sa form na yun, 1 siya yun doon sa 1. Dapat ganun po ang magkakaroon ng tali natin. Sunod-sunod po. Eh, paano siya sa pangliwanag, di ba? Sa pangliwanag, sa pangmalapit. Halos pa lang na dati yun, ngayon sa katerwa. Kaya na, kaya ang gagawin natin sa pangliwanag at sa pangmalapit, lalagay nyo lang kung kailan tayo huling nagtanggal
Kasi alam niyo yun, huwag sila ang tanungin nyo. Kaya kayo ang inilang nyo. Kayo ang tinatanong ko. Sa inyo naman, kaya kung kayo talaga, kasi yung iba matatagal na talaga doon, 1990s pa, 1980s pa. So ganun ang gagawin nyo. Kung baga, ang ilalagay natin doon, isang mahabang ganang pen sa kay Biden. Ganda na lang yan ito. Dami na lang. Parang ganito po yan. Name po, nakalagay doon. Tapos, spouses. Nakalagay po dito yung head of the family, which is the father. Hindi po naging head of the family ang babae, kailangan ang man at huwag tayong kumayan. Ha? Sila po ay ilaw, tagapundi lang. Ha? So tayo ang head of the family, lalaki, tatay, ha? Kay baklayan, head of the family yan, kung nagtatatay-tatayan. Basta't lalaki ang head of the family, tapos yung spouse po niya. Pwede maging spouse yun o partner regardless, basta't nagkasama po sa isang bubong. Nagpapayin naman po yun ng affidavit of cohabitation kung nagsasama. So tapos kung ilan ang anak, ha? Yung address naman kasi madali na sa iba mo kahit wala ng address. Ha? Kaya lang, lagyan nyo na rin ang age tatay kahit di kita nyo. Halimbawa, Juan de la Cruz, 52. Kasi madam, 39. Kasi mayroon din yata requirements para sa edad doon sa mga mag-a-apply ng pamahay. So, kailangan din natin na yung buong census nila kung ilan ang anak, diba? Kung married ba, o magkano married, lagay natin, opo, ha? So, mamaya, pag-usapan natin, pero maganda, ngayon na rin, sige. So, pangalan ng mag-asawa, kahit isang gano'n na lang, o isang makapal, kasi kung gano'n na rin, haba. So, sa isang box siguro, dalawa na yung pangalan nila. Pangalan, di ba, pahay mo ba, tapos yung mga anak na rin. Kaya, tapos sa susunod naman, kung nakalagay mo kung married o head of the family, tanong tingnan nyo rin kung anong work, trabaho, parang gano'n. Yung mga importante basic details po o profile na po pwede. So ngayon, siguro mag-suggest na kayo din kami, paggawa tayo kay JP, isang gawaan hanggang bukas matapos, i-print para sa Lunes, dissemination. Any question pa? Para sumunod, maganda yung naitanong ninyo. Sige, o, meron tayong bibigay na gano'n. O ano pa yung ilang taon na higit doon? Yung kasama yun doon, years of stay. May nagpila na tayo. Pwede di lagay nyo doon, ano lang, new structure. Oh, pero yung sa, kaya kayo pinapunta ko doon, baka kami sabihin, 1995 pa kami doon. 2019 ang huling clearing natin doon, ang tatandaan ko mga July. Ha, baka kasi mag, ano lang, ha, so yun lang. Dalaman sa inyo, wala, wala tayong clearing doon talaga. Simula yung pag-akit ng tulay, kaliwa, yung kantong-kantong. May pagbilang ginagawa yung SOU, kailangan kayo doon. Marita na rin kayo doon sa gilid. Diba? Para may assist naman sila. Tapi, may security para lumuha naman yung daan nila. So siguro ang inya, yung lahat ng mga babae doon at tomboy, lahat ng bakla dito, at saka pag may tumaluwag naman sila, patulungin doon sa baseball. Kung kaya mo rin naman tumulong, at gusto mong lumabas, admin. Ha? Siguro si June ang kapatuwangin ko sa inyo, lalo wala akong nang ano, wala ako siguro ng mga next week dahil sunod-sunod po yung meeting sa congregation, no? Alam ko, may meeting ako ngayon yes ba? Yes po, yes po. Ngayon, may meeting ako ngayon kay CDN, kaya ako kayo pinatawag. Gusto ko, ma-inform kayo, no? Alis ako, ha? So, kayo na mag-usap. Pakiano muna kay JP yung gagawin, yung pinaka-profile. Kaya na alam, maganda lang kung ano-ano, years of stay. Bahala na kayo doon.